Pinklawan vlogger, supalpal ng dahil sa paninira sa Nutriban. Please share this video para wala silang malinlang na mga kababayan natin. Pakinggan ang sinasabi ng vlogger na ito about sa paninira niya sa Nutriban na nakatulong sa maraming Pilipino nung panahon ni Marcos. Pagkapanalo ni Bongbong Marcos, ang dami nagsasabi na babalik ang isang di humanoy proyekto noong pangulo ang kanyang diktador na ama, ang Nutriban. Ang sinasabi ng lalaking ito, kapag nanalo raw si Bongbong Marcos, ay ibabalik daw niya ang Nutriban. Pakinggan natin ang mga susunod niyang sasabihin. Pero alam niyo ba, tulad ng windmill sa Ilocos Norte na hindi proyekto ni hindi ideya ng gobernador na si Bongbong, ang Nutriban ay hindi proyekto ni hindi ideya ng pangulong si Ferdinand Marcos. Isa na naman itong kasinungalingang niluto ng mga Marcos. Ipagpalagay na natin na hindi talaga ideya ni Marcos ang Nutriban. Pero siya ang presidente nung panahon na yon. Kaya credit sa kanya ang Nutriban. Gaya ng windmill, sinasabi mo hindi si Bongbong Marcos ang nagpagawa. Pero sino ba nagbigay ng permit sa mga gumawa? Sino ba ang governor that time? Di ba si Bongbong Marcos? Kaya credit din sa kanya ang pagtatayo ng windmill. Gaya lang yan ng pinagawang kubeta ni Bam Aquino. Hindi si Pinoy ang nagpagawa. Pero credit kay Pinoy ang sisi dahil siya ang presidente. Yung Yolanda fans na nawawala, hindi si Pinoy ang nagnakaw. Pero credit kay Pinoy ang sisi kasi siya ang presidente. Ganun lang po yun kasimple. Huwag mong gawin komplikado ang buhay. Sa mga hindi nakakaalam, ang Nutriban ay bilog na tinapay na sa timbang ay halos katumbas ng 7 panlesal. Gawa ito sa harina at saka gatas, kaya ito'y nakakabusog at nagpapalusog. Ginagawa ito sa mga lokal na panaderya sa tulong ng US Aid at mga NGO at pinapadala sa mga pampublikong paaralan. Alam mo pala kung ilang kilo ang Nutriban at kung paano ginawa ang Nutriban. E bakit ang lumalabas sa bunganga mo ay puro pait, himutok at bitterness na halatang nagagalit ka kasi nilampaso ni BBM ang iyong nanay? Masakit ba ang katotohanan? Kaya ganyan na lang ang iyong mga sinasabi dahil hindi mo maikukubli na talagang kumain kayo ng kahihiyan ngayong katatapos na eleksyon. Saan papasok ang mga Marcos? Sa pagnanakaw ng ideya. Sabi nito, ninakaw daw ng mga Marcos ang ideya ng Nutriban. Pero halatang hindi niya alam ang kanyang mga sinasabi. Pakinggan niyo ang sunod na sasabihin niya. Ayon sa libro ng isang dating tagapayo ng USAID, ang mga supot ng Nutriban ay tinatakan. Courtesy of Imelda Marcos Tulungan Project. Ang paglalagay ng pangalan ni Imelda Marcos sa mga supot ng Nutriban ay walang pinagkaiba sa paglalagay ng mukha ng mga Aquino sa 500 pesos. Ganun lang po yan kasimple. Ano ang mas malala? Ang ilagay ang pangalan ni Imelda sa balot ng Nutriban o ilagay ang mukha ng mga Aquino sa 500 pesos na ayaw ng mga Pilipino? Kaya ngayon, pinag-iisipan ng burahin dahil ayaw ng mga Pilipino na may mukha ang mga Aquino sa 500 pesos. Dahil sa tuwing may hawak silang 500 pesos, naaalala nila ang simula ng pagbagsak ng Pilipinas. Piliin at ipakalat natin ang masustansyang katotohanan. Ano ito? Ang Nutriban ay hindi ideya ni hindi proyekto ng mga Marcos. Nakaw lamang nila ito. Ipagpalagay na totoo ang sinasabi mo na ninakaw nila Marcos ang ideya ng Nutriban. Pero ano po ba ang mas malala? Yung pagnakaw ng idea ng Nutriban o yung pagnakaw sa mga Yolanda fans na hindi na napakinabangan? Anong mas malala, yung pagnakaw sa Nutriban o yung pagkamatay ng mga bata nang dahil sa dengbaksya? Anong mas malala, yung pagnakaw sa idea ng Nutriban o yung pakikipagsabuatan ni Ninoy kay Joma Season? Anong mas malala, yung pagnakaw ng idea ng Nutriban o yung pagkamatay ng maraming magsasaka sa Hacienda Luisita? Kaya mga kababayan, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga fake news ng ibang mga tao para hindi kayo magaya sa kanila.